inaasahang tataas hanggang 4 na piso ang presyo ng bigas ayon sa grupong Sinag. Sa Oktubre kasi posibleng maramdaman na sa presyo ng bigas ang epekto ng mahal na pataba at gasolina. Lumapit naman ang grupo sa Senado dahil sa mabagal na pamamahagi ng ayuda para sa mga magsasaka. Nagbabalik si Clizel Pardilla sa detalya. Malaking bahagi sa budget ni Dorothy ang napupunta sa bigas. Ang budget ko sa araw-araw for bigas is 36 pesos. Mabigat-bigat na rin po siya, lalo na kunyari may mga marami pang needs. Pero ngayon pa lang, sinabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura na posibleng tumaas sa 3 hanggang 4 na piso ang presyo ng bigas. Sa darating na harvest season sa Oktubre kasi, posibleng maramdaman ang epekto ng mahal na pataba at gasolina, pati na ang pagkakaantala sa pagbibigay ng ayuda na idinulog ng grupo kay Presidential Sister at Senator Aimee Marcos. Si Senator Aimee Marcos, nag-usap kami na yung Ilocos Region farmers talagang umaaral na. No? Kung hindi ka nagbigay ng subsidy, mataas ang puno ng magsasaka. Mismong si Senator Marcos ang pumuna sa mabagal na rollout ng 5,000 pisong ayuda sa ilalim ng Farmers Financial Assistance Program ng Department of Agriculture. Multumultuhan eh. Ang tagal-tagal na niyan pinapangako. Nung nakarang administrasyon pa, kami naman sa Senado, mabilis pa sa alas 4 inallocate na yung mga pondong yan. Saan? Sabi nila, wala raw beneficiary. Naku, nakapila ang beneficiary, sang katutak ang listahan sa LGU. Ano bang inaantay nila? Katuwang ng DA ang Land Bank of the Philippines sa distribusyon ng ayuda. Ayon sa Land Bank, hindi agad na ibigay ang ayuda dahil sa hiling ng DA na gumamit ng intervention monitoring cards o cash card. Ipinaliwanag naman ng Agriculture Department na bahagi ito ng digitalization ng ahensya. Sa laging handa briefing, tiniyak ni Agriculture Senior Under Secretary Domingo Panganiban na ayusin ang iba pang requirement para mapabilis ang pagbibigay ng ayuda. Ang Land Bank dahil nirequire nila ang Department of Agriculture na magpalitrato yung mga partners sa kanila sa DA na wala namang protocol per DA, so medyo alanganin ako dyan kung anong gagawin namin. Pero sa ngayon, ang aking instruction ay makipag-ugnayan ng aming regional director sa Land Bank para nang sa kalong masolusyon niyan para hindi na maging problema pa. Dahil ang mahal ng pamilya, presyo ng bigas na pinakikita mo, 55, 56, 46, 45, 44. Walang 30, walang ano man lang, walang 28. Puro mahal dahil sa kanong pangyayari. September 7, inaasahan umpisahan ang pamimigay ng 5,000 pesos na cash aid. Pinag-aaralan ngayon ang cost structure sa palay at bigas kung tataas ang presyo, sagot ng DA. Yung mga ganyang pong movement ng agricultural inputs definitely affects our farm gate price. So ang tinitingnan po natin ngayon is yung palay price po. Clizel Pardilla, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.